Hello sa lahat ng mga nanonood. Sa araw na ito ay aking ibabahagi sa inyo ang ginawa kong solar generator. Gamit itong plastic crate na ginagamit normally sa mga fruits. Tapos kinabit ko yung battery bank na ginawa ko sa previous video ko na 24 volt 72 ampere na may total capacity na 1,700 watts. So ngayon ay ginagamit ko na siya to power itong solar generator. Gumamit ako ng inline DC breaker na 30 amps para sa connection ng battery sa inverter. Ang ating inverter ay pure sine wave na 1000 watts pero ang continuous power lang niya ay 500 watts. Ito yung battery capacity meter. Tapos nilagyan ko ng battery stud yung terminal ng battery para sa madaling connection ng mga wires. Naka-secure yung pinaka-body ng ating solar generator using two screws sa bawat side ng crate. Gumamit ako ng plastic crate para pinaka-enclosure ng aking solar generator dahil unang-una medyo mahirap maganap ng box na kakasya yung aking battery bank. Pangalawa, mas maganda tong crate dahil open siya, tapos sa mga sides saka sa bottom niya may mga holes. So maganda yung airflow ng hangin para sa aking solar generator. Ipapakita ko sa inyo kung paano nabuo itong solar generator sa pamamagitan ng pag-disassemble ng ating solar generator. Bago kalasin ay siguraduhin muna natin naka-off ang ating circuit breaker, ang inverter at saka yung circuit breaker ng ating battery. Next ay tanggalin natin ang connection ng mga wires sa battery. Ngayon, tanggalin naman natin ang mga screw sa side ng solar generator gamit ang impact driver. Ang mga kahoy na ginamit ko dito sa aking solar generator ay mula sa recycled bed computer table na hindi ko na nagagamit. Ito ang ating battery bank na 24 volt 72 ampere na ginawa natin dati. Malinis sa taas ang link kung gusto ninyong panoorin. Ito ang ating plastic crate. So, maganda yung size niya kasi saktong-sakto yung height ng aking battery bank sa width ng crate. Tapos, nilagyan ko lang bali yung legs ng aking bed computer table bilang support dun sa ilalim ng battery bank para hindi siya nakadikit dun sa crate para meron siyang singawan. Tapos, at the same time, hindi maiipit yung mga wire ng balancing cable ng ating BMS. Ito yung battery bank na ginawa natin dati. Bali, dinagdagan ko lang siya ng terminal stud sa negative at positive connection. Tapos, kinabit ko yung battery capacity meter. Tsaka, yung sa BMS, balancing wire, nilagyan ko siya ng terminal block para mas maayos ang arrangement ng cable dun sa ilalim ng BMS. Ang connection ng ating outlet ay gumamit lang tayo ng plug, heavy duty plug para sa connection ng AC out ng ating inverter papunta rin sa MCB. Then from MCB pumunta siya rin sa actual outlet natin. Sa wire ng inverter ay gumamit ako ng 60 mm square
maiksi lang naman ang nagamit natin dahil close naman yung inverter sa battery. Tatanggalin natin ang cover ng distribution box para makita ninyo yung wiring mismo ng MCB at ng ating power meter. Yung power meter nga pala ay hindi ko na in-screw sa distribution box, bali nakapatong lang siya ron dahil mayigpit naman ang pagkakapit niya ron sa butas. Ito ang wiring ng ating AC output. Bali gumamit lang ako ng 12 gauge na THHN wire na 3.5 mm ang size niya. Kinunik siya mula dun sa plug papunta dun sa MCB. Tapos yung output ng MCB sa baba, pinaralel ko lang yung connection ng power meter. So yung dalawang white nakikita nyo, tapos yung dalawang white papunta rin sa outlet sa left side. Tapos yung CT sensor ng power meter, kinabit ko lang sa isang wire ng MCB papuntang outlet para masense niya yung consumption natin ng power. Ngayon ay ibalik na natin ang ating component para matest natin at mapakita ko sa inyo kung paano chinecharge ang aking solar generator. Sa aking load testing ay ginamit ko ang aking desktop computer na mayroong 35 inch na monitor at saka ginamit ko rin yung electric fan pero number 3 lang siya. So nakakuha ako ng 1,240 watts sa aking solar generator out of 1,700. Tinigil ko ang aking testing bago umabot ng 24 volt ang SOC ng aking solar generator. Yung BMS ko kasi nakaset ang LVD niya sa 22 volt. So, kapag ang BMS na nagka-top sa 22 volt, may matutulog ang BMS, so hassle siya. So, sa 24 volt pa lang, pinigil ko na ang aking testing. Hindi ko sure kung ano yung LVD ng aking inverter, kaya inunahan ko na lang siya, manually ko na lang siyang pinigil sa 24.3. Kung napansin nyo, ay wala akong nilagay na SCC sa aking solar generator mismo. Dahil meron akong off-grid setup na ginawa sa aking bahay, yun ang ginagamit ko para i-charge siya in two ways. Una, dito sa gamit ko yung LiPo 4 battery charger. So, sinasaksak ko ito mismo sa AC output ng aking off-grid solar para free pa rin yung energy sa pag-charge ng aking solar generator. So, ito ngayon ang nakikita ninyo. Gamit ko ang aking smart battery charger para i-charge ang solar generator. Dito ay sinacharge ko ang aking solar generator gamit ang aking off-grid solar system na mayroong 1 kilowatt solar panel. So, mabilis siyang mapuno kapag nakadirect siya rito sa SCC ng aking off-grid solar dahil umaabot minsan ng 30 amps ng capacity niya kapag maaraw kumpara dun sa aking smart battery charger na limited lang siya sa 5 amps. Kapag magandang araw ay kayang punuin ng aking solar generator battery bank na 24 volts 72 ampere within 4 to 5 hours lang. Kumpara dun sa smart battery charger ko, at least 8 hours bago mapuno.